Hello, mga kaplantita! Ayan, ibablog ko po ang aking mga plants. Papakita ko sa inyo. Ayan, ito na po ang aking bagong ayos. Ayan, pinagsama-sama ko ng aking caladium. Tapos ayun po yung iba. Yung iba nasa lupa. Ayan yung halaman ko sa labas. Ayan. Ang dami na nila. Ayan po. Ayan ang aking mayana. Papakita ko po muna sa inyo yung mga plants ko sa loob ng bahay. Ito po yung aking plants. Pagpasok mo, ayan, makikita mo yan. Si Philodendron Orange. Ayan si Temptation. Philodendron din yan. Ito ang aking Pothos. Ayan. Ito yung aking ganda, oh. Bigyan ng halaman. Ayan, nakita nyo ang aking mga tanim. Si Forever Rich, so ang lago. Ang lago, tas ayun, si Temptation. Ayan, papakita ko sa inyo yung halaman ko sa loob ng bahay namin. Ayan. Konti lang yung halaman ko kasi binawasan ko na kasi ang hirap maglabas. Ayan, ito, ayan, medyo maganda-ganda na. Tas ayan. Ito, matagal na to sa loob ng bahay namin. Almost 1 year ng mahigit. Ayan, dalawa sila. Tapos, ito rin eh. Ito rin, matagal na yan sa loob ng bahay namin. Ayan, ano yan? Aglo. Si Aglo Silver. Hindi si Aglo Silver, nakalimutan ko yung pangalan eh. Sorry yan, hindi ako magaling sa mga pangalan ng halang. Pero ayan, maganda yan. Medyo pitch yung sanga niya. Ang tagal na nito sa akin. Sa loob ng bahay, may git 1 year na yan. Ayan, dalawa sila. Nakailang palit na ako nung paso sa kanila. Pero ayan, okay pa rin sila. Tapos eto, bigay ito sa akin. Ang ganda. Nabawasan ko na to, na-propagate ko na yan. Tapos eto, maganda rin. Ayan. Si Philodendron Emerald. Ayan, magkamukha lang yan. Ito medyo malago, tas maliliit yung dahon. Ang cute, diba? Hindi ko na siya binenta. Tas ayan, ang ganda nito. Nakukuyot ako. Kasi nakataas yung ugat niya, oh. Tas nakatayo yung mga dahon. Ayan. Tas ito pa. Tas ito naman ang aking labas. Ito yung pinaka-terrace namin. Ayan, ang ganda. Ang sarap magkape dito. Ayan, dyan. Uupo ka dyan, tas magkakape ka. Minsan dyan kami kumakain. Pag gusto namin kumain sa labas, ayan, dyan kami kumakain. Pinilagyan ko siya ng lona. Ayan, meron kami lumang lona. Pinilagay ko siya kasi wala pa kami budget. Kaya yung lumang lona muna pinilagay ko. Ayan, para yung mga indoor plant ko, dyan, nandyan siya lahat sama-sama. So, ayan. Ito yung medyo mahal kong halaman. Nilagay ko sa loob. Diba? Ayan yung photos ko. Ayan, kakaan ko lang yan. Kakatusok-tusok ko lang yan. Propagate. Tapos, ayan, dito ako kumukuha. Ito yung pinaka-mother plant. Ayan, ito ang laguna nito eh. Ayan, hindi ko pa siya napapropagate. Pag nagpropagate ka dyan, ayan, puputulin mo lang yan, may mga ugat-ugat. Diyan ka magpuputol, magkakat. Ayan, ito yung iba kong halaman. Ayan, papakita ko sa inyo yung iba kong collection. Ito ang cute. Ayan, nabili ko to 250. Pero konti lang ang dami, ngayon malago na. Tapos ito, ito akala ko namatay ni. Binili ko to sa Quezon pa yan galing. Akala ko namatay na, ayan, biglang nabuhay uli. Ayan o, dumadami na yung dahon. Noong una, dalawa lang dahon yan. Biglang ayan, dumami. Tapos ito si aking... Si Jade, yan Jade, ang hirap buhayin. Ayan, nababasa kasi siya ng ulan, napapatakan. Kaya ayan, o ganyan ang nangyayari sa kanya pag lagi siyang nababasa. Tapos ito medyo hindi naman nababasa, kaya ayan, medyo malago pa. Tapos ayan, itong iba kong collection. Ito, kalatea, tapos yung bumblebee ko, oh, nabuhay na, lumalago na. Akala ko madededs, pero okay na siya. Medyo nilagay ko siya sa labas. Yung nakakakita ng araw. Ayan, si watermelon. Kaya dumadami na yung supling niya sa loob. Ayan, nilipat ko siya eh. Nilagay ko siya yung medyo natatanaw niya yung araw. Ayan, sa location ko.
Tapos ito, oh, ang laki na niya, nakakatuwa. Ano daw to eh, Pelodendron Elephant Ear. Tapos ayan, may bago na naman siya. Tapos ito, nakakatuwa, ang laki na niya. Ano to, barter lang to eh. Binigay sa akin to, ito, isang daon lang siya. Isang ganito lang siya. Tapos nakalagay sa pot na maliit. Tapos ayun, tinanim ko lang siya. Ayun, alit, ayan, dyan ko lang siya tinanim. Tapos ayan, no, pinakapit ko dyan sa kahoy. Ngayon, ayan, ang laki na niya, nakakatuwa. Ito, ayan, ayan, iba kong halaman. Ayan, ito ang aking mga, ano tawag dito? Ayan, sorry, hindi ako ready. Alam ko pangalan yun, nakalimutan ko lang. Mamaya maaalala ko. Ayan. Hindi ko maalala. Sorry. Alam ko name yun, nakalimutan ko lang. Ayan. Ito ang ganda nito. Ayan, nabili ko lang yun sa kapitbahay namin. Ang cute ng butas niya, oh. Hindi ko alam ano tawag. Hindi rin niya alam kung ano tawag. Pero ang cute ng butas niya. Ayan, nilagay. Ayan. May anak yan eh. Binukod ko. Tinanim ko ng bukod. Ayan, ayan, ayan. Mahaba na siya. Mukhang buhay naman siya. So, yun yung mga kalateya ko. Ang hirap buhayin ng kalateya. Ayan. Ano pa? Ito, ayan. Ito, akala ko mamamatay na eh. Biglang lumago. Ayan, lumalago na siya. May supreme pa. Ayan. Ito yung iba kong forever rich. Ito yung mga baby lang to eh. Mga baby. Niripat ko. Ayan. Yung mga aking baby. Kasi yung iba ko, pag pangit yung sanga, yung tubo, ayan, tinatanim ko na lang sa lupa. So, ito iba ko. So, ayan, ang aking rubber tree. Ayan. Ayan yung kabuuan. Diba, ang ganda. Relax ka dyan. Ito yung aming garden. Yung mga gulay, vegetable, and yan, meron kaming tanim na talong. Ayan, okra. Ayan, papaya. Ayan, kamatis. Ayan, talong namin ni bunga na. Ayan, bunga ng aming talong. Yung okra namin, lagi namin naanihan yan. Tapos ayan, may siling kami. May bunga na yan. May siling haba, may siling na buyo. Ayan yung mga papaya, may bunga na. Tapos yung palayan ligaw, masarap yan. Tapos dito ako nagtatanim. Yung iba kong halaman na kailangan ICU, ayan, dyan ako nilalagay. Ito iba kong, ay, ito yung iba kong ano po. Tapos kakaripat ko lang sa kanila, oh. Ang dali lang yan, itutusok mo lang. Kakatings mo lang yan. Tapos ito iba kong pelidendro. Yan, pwede na itong ibenta. Kaya lang hindi pa ako nagbebenta kasi hindi ko pa sila naaayos. Medyo nabibilad kaya pumangi. Dapat dyan hindi siya nabibilad eh. Indoor plant kasi yan. Tapos ayan yung mga, ayan. Ito pinarami ko talaga kasi nagustuhan ko yung halaman na to. Si butterfly, violet. Ayan, ang dami niya oh. Oxalis. May ginawa ako dyan eh, para dumami. I-share ko sa inyo pag yung naging successful. Yung lumago na sila. Tapos ito yung mga bulb niya eh. Mga bulb lang yan. Ayan. Tapos ito, titingnan ko kung magkakaugat. Kinat ko yung mga dahon niyang sira. Ayan yung mga sirang dahon. Kinat ko. Nag-try ako itanim. Titingnan ko kung mabubuhay sa magkakaugat. Para weigh din yun kung sakaling mabubuhay, weigh din yun para magparami yan. Pero itong mga nakatanim na yan, sa bulb yan. May bulb kasi yan eh. Doon ko siya kinuha. Ayan. Marami na ako nabenta niyan eh. Ito yung pinaka mother plant. Nag-stop na ako magbenta niyan kasi mauubos na. Eh sayang, gusto ko magparami. Ayan, nagparami ako. Ayan ang aking kalidium. Ito yung kalidium ko. Para pag may manghihingi, ayan. Ito ibibigay ko sa kanila. Pag may nagpunta, tapos manghihingi. Tapos ayan, ito yung aking aloe vera. Ito yung iba kong mga punla. Ayan, pag lumaki-laki na sila, iriripat ko sila. Ayan. Ito yung talilong. Masarap yan. Ayan, madami kaming talilong. Masarap yan eh. Sa isda, sa pangat, sa sardinas. Masarap yan. Ayan.
Ayan, ayan yung talilong. Ayan yung lagi kong binablog. Tinitikto ko lagi yan. Yan yung itsura ng talilong. Ayan, may bulaklak yan. Ayan. Masarap yan sa ano. Ano daw yan eh? Gamot daw yan sa cancer. Ayan. Pag gusto nyo, PM lang kayo sa akin. Bibigyan ko kayo. Madali lang yan. Tutusok mo lang. Ayan. Ito yung mga pinapalaki ko. Ayan, nagkakadahon na. Ito yung baby. Nung kanina. Ayan, binukod ko siya. Ito yung mga pinagputulan ko. Yung cuttings. Yung mga propagate ko na mga yung aglo. Ayan, nandyan siya. Yung philodendron. Ayan, ayun, tumutubo na. Kayang kasi, nangihinayang ako. Ayan, tumutubo na sila. Nangihinayang ako. Kaya, tinatanim ko pa rin yung mga pinagputulan. Para dumami sila. Yung alocasia ko, dumami na. Ano lang yan, nahingi ko lang yun. Isang puno. Tapos may nabenta rin ako. Mga tatlo siguro. Tapos ayun, napadami ko na siya. Tapos ayun yung pinaka mother yung nasa loob. Yung pinakita ko kanina. Tapos ito yung mga mother plant ko na mayan. Na dyan ako pumuputpot. Tapos ito yung mga bago kong tanim. Ayan. Nagpaparami ako ng mayani. Mga bago kong tanim. Ayan. So, ito yan. Mga bagong tanim yan. Maliliit pa sila. Pero buhay na yan. Kaya nilipat ko na. Medyo naarawan na yan. One week yan, hindi mo siya dapat paarawan. Pag kariripat mo lang, huwag mo siyang papaarawan. Doon mo na siya sa lilim. Tapos mga one week, ayan, nilabas ko na siya. Pwede na siya maarawan. Nalalanta kasi pag naarawan siya, tapos kariripat mo lang. Ayan, cuttings lang lahat yan. Cuttings. Ayan, o. Oh. Ayan, kakukuha ko lang dyan. Naput-put ko na. May bago kasi akong, ano, cuttings. Ayan, dyan ako kumuha. Ayan, ito, nakat ko na rin yan. Ito, nakat ko na rin yan. Ayan. Nandoon mga bagong tanim. Ayan, mga nakat ko na yan. Pinaka mother plant ko na yan. Diyan ako kumukuha ng mga cuttings pag gusto kong magtanim. Ayan, pag gusto kong magparan. Ayan, ito ang cute ng bulaklak, oh. Pink na maliliit. Ayan yung allocation ko. Ayan yung binini ko. Tapos dumami na siya. Tapos nakabenta pa ako ng tatlo. Kumita pa. Tapos, ayan. Ayan, pakita ka sa inyo. Diba ang cute? Kahit simple lang yung bahay namin. Ayan, maraming halaman. Di ba kasi tapos yung bahay namin. Up and down yan eh. Up and down. Nilumot na. Hindi pa napatapos. Nag-COVID, lalong nalintikan. Lalong walang naipon. So, ayan, papakita ka sa inyo ang aking... Ayan, 2 years na ako nag-aalaga ng Caladium. Ayan, nakikita niyo si Miss Muppet. Ang laki ng dahon niya. Ayan, mula nung nag-COVID, nag-start ako maghalaman. Nahilig na akong maghalaman. Hanggang sa tinuloy ko na nalibang ako. Pag gusto kong mag-relax, ayan, magtatanim lang ako. Hanggang sa dumami na dumami. Ayan yung cabbage ko, oh. Alam niyo ba ang cabbage? Ayaw niya ng... Dati yung cabbage ko nakalagay dyan sa loob, melona. Eh, pumangit siya, parang mamamatay. Tapos ngayon, nilipat ko siya, ayan o. Tanaw niya yung araw, pero hindi siya nabibilad. Then, pala gusto ng mga succulents. Yung kitang-kita sila sa, nakakakita sila ng araw, pero hindi sila nabibilad. Saka hindi rin sila nababasa. Kasi madali silang malusaw. Ayan, nakasilong sila. Ayan, nakasilong sila. Tapos, hindi rin sila na di-direct sunlight. Pero, sobrang liwanag na galing sa araw. Ayan, ang ganda ng cabbage ko. Kala ko mamamatay sila. Tapos, ito yung mga bagong succulents ko. Diba, ang ganda? Tapos, yun yung mga bagong succulents ko. Natutuwa ako sa kanila kasi ang ganda nila. Ang ganda nila, diba? Mahirap din buhayin eh. Kaya kailangan wag ano yan eh. Hindi naman siya alagain.
isang beses na nga lang isang buwan, pwede yan eh. Pag yung sobrang init, pwede twice a month ang dilid niyan. Ayan, ang aking caladium. Ayan, no? Si Pink Flush. Ayan, si Bicolor. Ayan, depende yata sa panahon. Kaya pag ano yung mga caladium, gumaganda yung tubo niya. Depende sa panahon. So, ayan po yung aking mga succulents. Ayan yung mga caladium ko. Medyo umukay-okay na siya. Kasi dati, doon ko siya nilagay. Shaded area. Doon ko siya nilagay sa may puno. Hindi siya masyadong naarawan. Nakakita ng araw. Tapos dito, maliwanag dito. Ayan. Ayan. Sobrang ano siya. Nakakakuha siya ng tamang sunlight. Kaya medyo okay-okay na siya. Oh. Gumanda-ganda na siya. Ayan. Tinanggal ko yung mga dating dahon niya. Ayan. Sumusulpot niya yung mga bago. Naging leggy kasi siya. Pumangad. Bumaksak yung mga dahon. Kaya kinat ko yung mga dahon niya. Tapos ayan, medyo kumakapal na siya. Saka gumaganda na yung tubo niya. Ayan. Gusto kasi pala ng caladium, nakakakita siya ng sunlight. Yung direkta araw, pero hindi siya nabibilad. Ayan, mas gusto ng caladium yun. Ayaw niya ng sobrang shaded, yung hindi siya nakakakita ng araw. Nagiging leggy siya. Hindi rin siya pwede sa loob ng bahay. Kasi magiging leggy siya. Papangit yung kanyang papangit yung tubo niya. Yung mga stem niya ninipis sa kababaksak. Ayan. Malalaman mo ang caladium pag healthy. Ganto siya. Ayan o. Ang laki nung stem niya. Ayan. Ayan. Healthy yan. Ibig sabihin yan, healthy yan. Ayan. Nasa lupa yan. Katatanim ko lang yan. Sabay-sabay yan. Kaya may maliliit. May maliliit. Nagagasak ng pusa yan. Ngayon, ginagawa ko. Tinatanim ako ng bago. Ayan. Ginasak na naman siya o. So, ayan. Kaya may maliliit na ganyan. Hindi sabay-sabay yung tubo. Nagasak ng pusa yan. Tinaniman ko lang ng bago. Ayan, Bicolor ko, diba? Tapos sama-sama na yun. Si Bicolor, si White Christmas, at si Pink Plush. Ito iba kong halaman. Ayan, nilipat ko lang yan. Maliliit na yan. Nasa shaded area, nilipat ko lang. Sana gumanda na sila. Tapos ito rin, nilipat ko lang din yan. Dati nasa shaded area yan. Tapos ito, bagong tanim ko. Mga caladium yan. Ayan, bagong tanim lang yan. Nilipat ko siya dito para lumaki. Dati nandito yan. Diyan yan. Ayan yung bakaso. Nilipat ko siya dito para lumuwag-luwag namin yung galawang ko dito. Tapos ayan na siya. Ay, hindi ba yung mga succulents ko. Tapos eto yung photos din to eh. Ayan, gagawin ko siyang hanging plants. Titingnan ko kung okay din siya. Tapos eto yung wait. Tapos eto yung mga bago kong ripat na mayana. Ayan. Madali lang naman magtanim ng mayana. Itutusok mo lang siya. Pero syempre babantayan mo rin siya kasi nalulusaw yan. Ayan, ayan. Katulad niya nalusaw. Hindi ko yan nadiligan ng maayos. Kaya nalusaw yan. Ayan. Ayaw din niya na nabibilad. Pagkatanim, ayaw niya na nabibilad. Kailangan, huwag mo muna siya papaarawan. Mga 1 week. Ayan. Ayan, buhay na yan. Nakatayo niya. Minsan kasi nalulusaw. Ayan, dinidilig ko yan araw-araw. Ayan, mga katatanim lang yan eh. Ayan, bigay lang to sa akin. Katatanim lang yan. Ito pa, ang cute. Ayan, katatanim lang nila. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano ako magtanim ng mayana. Ito kukuha ng aking itatanim. Yung dulo lang ikakat mo, ma. Mga dulo, ayan. Tuturo ko sa inyo paano ako magtanim ng mayana. Ang nakuha ko, ayan, tatanim natin, ay lilipat natin. Ayan, nakita mo. Ayan, nakita nyo. Ayan, ginupit ko siya. Ginupit ko yung mga dulong dahon. Mga nandito dito, ayan. Para tusok-tusok lang ako. Tapos, pag pala kayo magkakat ng mayana, ng cuttings, ayan, dito kayo magkakat. Ayan. Kasi ayan, may tumutubo na siya.
Ayan, pwede kayo dito mag-cut. Ayan. Tapos pwede nyo na, kasi lalago yan. Mas pag kinakat mo ang mayana, mas lumalago siya. Ayan, susulpot na yung mga dahon niya dito. Ayan, pwede mo na siya i-cut dito. Ayan. Pwede yun para magparami ng mayana. Ayan, pwede yan. Ito, ayan, pwede mo na i-cut yan dito. Kasi ayan yung mga, ano niya, oh, yung bagong dahon na sumusulpot. Pwede mo na siya i-cut. Doon. Ayan, lalago na po yung mayana nyo. Pag magka-cutting kayo, tandaan nyo, intayin nyo tumubo yung dahon na yan. Saka kayo mag-cut. Tuturo ko sa inyo kung paano ako magtanim ng mayana. Hindi ako expert, ha. Kung ano lang yung way na alam ko, yun lang ginagawa. Turo ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa, paano dumadami yung salamin. Itong lupa ko, minix na ito. Ipa. Lupa, saka ipa. Nag-minix na ako. Para pag gusto ko magtanim, kukuha lang ako dito. Lupa lang yan sa gilid-gilid sa amin. Tapos nilagyan ko ng lupa. Ayan lang. Tapos ginagawa ko, binabasa ko muna yung lupa. Ayan. Nabasahin ko muna yung lupa para mas madali siya magtusok. Ayan. Tutusok mo lang. I-ayos mo lang yung tusok. Mas mabilis kasi itusok pag basahin mo. Yan yung way ko magtanim ng mayana. Sinashare ko lang sa inyo. Sana may nakuha kayong idea. Kasi ito yung lupa, mahirap pagtusok. Pagbasa, mas madali siyang itusok. Yun lang po yung aking napansin pag magtatanim ako ng mayana. Baka ano, mula nung ginawa ko to, hindi ako nalulusawa ng mayana. Yung pinakita ko sa inyo kaya nalusaw yun, hindi ko siya nadinigan na ano siya natago, hindi ko siya napansin. Ayun. Pero nabuhay naman yung iba, nakasurvive. Meron lang part na nalusaw. Ayan, di ba ang cute? Ganyan siya. Pag lumaki na siya, mga 1 week, pakita ko sa inyo. Tapos didiligan ko lang siya ng konti. Ayan, konti lang. Pag nag 1 week, ganyan na siya. O, diba? Ayan, lago na niya. Ganyan. Tapos ito yung mga bagong sa minig. Maliliit pa siya. Diba, ang dami niya. Ang bilis na magpadami ng mayana. Pag nagustuhan niyo yung video ko, ayan, sana may na-share ako sa inyo. Pag nagustuhan niyo yung video ko, paki-thumbs up naman. And, paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Ayan. Sana may natutunan po kayo. Salamat. Thank you. Bye-bye. And God bless.